Trace. So guys, update ko kayo doon sa second batch ko na nagka-dehydrate last June 7. So, mula 94% ang production niya, bumagsak hanggang 82% the next day guys. So, thank God ngayon June 15, medyo masabi ko na naka-recover na sila kasi kahapon nagka 9 trays and 6 pieces. So 3 days na po consecutive na 9 trays sila. So it's a good sign na po kasi nakabawi na po yung ano nila katawan na. Dati nung dehydrate pa lang nila no, nung pagbagsak ng production nila sa umaga 6 trays lang yung na-harvest namin. So ngayon bumalik na siya. So 8 trays yung harvest kanina. 1 2 3 4 5 6 7 8. Yan. 8. So ngayon afternoon mako-collect naman yung ano, yung 1 tray mahigit. So ngayon punta ko doon. I-check natin ko ilan yung naano nila. Na ilan pa yung check natin kung ilan pa yung ma-harvest na itlog ngayong tanghali. So I expect more than 1 tray and 10 pieces I hope. Kasi nung nag-pick sila dati nasa ano ako eh 9 trays and 18 pieces. Yes guys. So yan ha. So te, punta tayo dun sa ano, sa poultry. So ito guys, para marami-rami na to, i-collect natin yung natitirang ano nila for today, June 15. Tingnan natin kung ilan ba yung madadagdag sa 8 trays na harvest, kung nakabawi na ba talaga sila. Okay? So ayan o. Medyo marami-rami na yung bilangin natin guys. So i-collect ko muna guys ha. So, yun guys, 1:30 PM, may nakolect pa akong 1 tray and 10 pieces na itlog. So, nasa 93% na guys. So, recover na yan. Mamaya, alam ko mamaya may itlog pa to sila eh. May ibibigay pa to mamaya eh. So, antayin ko mamaya before kami umuwi kung may mabibigay pa ba sila na itlog. Basta ito nasa 93% na. So guys, yung ginawa ko nung nagkaano sila, nagka-dehydrate, no. Kita nyo naman yung last video ko na violet talaga yung mga palong nila. Tapos uhaw na uhaw. So binigyan ko sila nito, guys. Isang commercial na probiotics, no. So na-order ko to sila bago pa to bago pa yung incident, no. Na-order ko na to eh. Kasi tinesting ko kung okay ba para sa ipot para hindi mabaho, no. So ito ginamit ko ko 3 consecutive days, no. Sa umaga tapos sa hapon. Pinalo ko lang yung ano nila guys, yung
yung direction nila, tapos yung ang tawag dyan, yung dosage, no? So umaga lalagay ako nito 30 ml for 1 gallon. So yan, 1 gallon dito isa-isa, ah. Tapos sa alas 3 kasi yun yung feeding, yung isa kong feeding time, naglalagay ako ng ano, ng electrolytes. So yan, so ito yung may electrolyte ako nilagay sa hapon. Tapos sa alas 6 guys, naglalagay pa ako ng isang takip, no? Kasi isang ano nito, takip 10 ml eh. So naglalagay pa ako niyan isang takip for 6 liters. Yun guys, 3 to 4 days consecutive yun binigay ko. So sa awa ng Diyos, okay na sila, oh. Tapos napansin ko ganado na sila kumain, kaya nag-increase na nga ako ng ano ngayon, eh. Nag-increase na ako ng feeds nila. So dati 90, ngayon 95. And naubos pa rin nila, oh. Pero ayaw ko muna mag add guys. Ayaw ko muna mag-add ng ano, ng feeds, kasi kanina nakita ni Nico na may nagka-prolapse. So steady pulso lang muna yan sila sa feeds natin, tapos babawasan ko yung lighting schedule. So ngayon kasi nasa nagpapatay kami ng ilaw 9:30, so gawin kong 8:30, pabalik ko muna 8:30. Kasi ito guys, oh, pakita ko sa inyo yung nagka-prolapse, ah. Oh. So, din yan yung prolapse guys. Yan yung nangyari dyan sa isang manok. Kaya hiniwalay ko agad. So hindi ko muna yan bibigyan ng pagkain para hindi mangitlog. Yan ko muna bumalik yung ano niya, yung parang tinae yan, eh. So kung healthy yan guys, magsusurvive yan. Meron na ako doon sa kabila, oh. May prolapse din yun, pero ayos naman, itlog na. Bumalik yung ano niya. Merong laman pa rin sa labas, pero nangingitlog pa rin. Kaya hindi ko kinatay. Ayos naman, araw-araw nga nangingitlog. Kaya productive naman, so yan, basta pahilumin ko lang itong sugat niya. Saka ko ulit bigyan ng ano, ng pagkain. Dapat hindi kasi siya mangitlog, eh, para maghilom. So yun yung gagawin ko guys. And ayun. So nakabawi na ako sa ano ko, na-dehydrate. So kung magkaroon kayo ng same problem in the near future, I hope na maging reference nito. So 1 week recovery tayo sa dehydration natin. Kaya check always yung nipple drinkers, yung tangke nyo para walang sediments. May nag-suggest, no, sa isang group guys, na yung maganda na practice is every week magdi-drain ka ng line sa water tank mo, or diba sa ito, sa feed, sa water line mo, ha? Every week magdi-drain ng line para yung mga sediments lalabas. So ito, open mo lang to, no, drain mo lang yan. Tama guys, tama din yung sabi nila. So kung nagustuhan niyo yung video guys, don't forget to comment, share, and subscribe my videos. So sana makatulong sa inyo in the near future. So bye bye.